So ngayon po guys, i-check ko natin yung mga alagang isda natin dito. Napansin po natin itong mga nakaraang araw na scratching po sila. Yan, bago po kasi ito sila dahil dun sa old pan natin, dun sa grooming pan na pinanggalingan nila, yung pinaglagyan natin sa kanila kung saan natin sila ginugroom ay open po yun, tapos nasisinagad po sila ng araw. Napansin ko po kasi na kumakamot po sila. Kaya para sure tayo, mag-salt bath po tayo sa kanila ngayon. Dito natin sila i-salt bath. Ito yung gamit natin na asin, sea salt. Ito po talaga yung pang-treat sa kanila, yung mga nilalagay sa pan. Hindi po ito yung ginagamit natin sa pangluto. At kung mapapansin nyo, napakarami pang bula. Dito po kasi natin sila pinapakain, kaya gutom na yung mga beneficial bacteria natin. Pero yun nga, di po natin sila pwede pakainin kasi meron po tayong gagawing treatment sa kanila. At saka ayusin din po natin yung filter natin. Pinakita ko na po ito sa last video na nag-crack at nag-leak po ulit itong connection natin dito sa mechanical at saka biofilter natin. Nag-crack po kasi yan nung nag-install po tayo ng roofing dito sa pan natin. At dito po kasi tayo tumungtong. Ito yung roofing na sinasabi ko sa inyo. Isasabay na lang din po natin yung pag-water change, pag-linis nitong mechanical chamber natin. Tapos ayusin po natin yung leak. I-check din po natin yung mga alaga natin. Sabay na rin yung pag-salt bath sa kanila. Wala po kasi tayong Elbagin. Isasabay na sana natin yun. Pero yun, salt bath na lang pumuha natin sila. Ngayon, wala po kasi tayo ditong salt meter. Kaya tinatansya na lang po natin yung paglagay ng asin. Mga 2 minutes po natin sila ibababa dito. Tapos tatanggalin po natin yung slime sa katawan nila para matanggal yung mga parasite o mga bacteria na nandun at mag-produce sila ng bagong slime. Maganda po yung benefits nito sa mga alagang isda natin. Isa po ito sa mga maintenance na ginagawa ng mga kahabi natin. Every 3 months or every 6 months pwede po natin itong gawin, or kung bago-bago yung panahon, natatanggal po kasi nito yung mga weak na mga parasite. Yun. Nag-scratch po siya. Yung mahirap lang po talaga na part dito ay yung pakakot ng tubig. Kasi deep well po yung gamit namin dito, kaya kailangan po tayong magbomba at maghakot ng tubig. Kung gaano po siya kalayo, ito po yung pan natin, tapos nandun po yung deep well. Yun. Ngayon, nilagyan ko na po muna ng asin. Medyo malalaki po kasi yung asin natin, kaya hindi po siya ganun kabilis matunaw. Tapos na po tayo maglinis ng ating mechanical filter. Ngayon, isisil na po natin yung crack. Yun, medyo sila po natin yan, gamitin po yung epoxy, kakapala na po natin. Condition naman po itong mga alaga natin dito kahit di po natin i-on yung pump kasi di pa po natin sila pinapakain ngayong araw. Ayan, at nalagyan na po natin ng epoxy, sana di na po yan tumagas. Nakapaghakot na rin po tayo ng tubig para mamaya konti na lang po yung hakuti natin. Ito, medyo tuyo na yung epoxy nilagay natin. Bumili po tayo ng For Good Bacteria, tapos plastic na pang buhat natin sa kanila. Ito yung net na panghuhuli natin sa kanila. Baka butin po kasi tayo ng gabi, kaya mas maigi na i-salt bath na lang po muna natin to. Ito yung naka-prepare natin dito na tub para pang salt bath natin sa kanila. Tapos extra salt para kung kulang madagdagan natin yung asin. Unahin po natin yung maliit. Mag-prepare din po pala tayo ng timer. Mga 2 minutes lang po natin silang i-salt bath. Pero kung di na po kaya, depende na po kasi sa koyan. May iba na mahina po yung tolerance nila sa salt. Kaya kung nagpupumiglas or ano, di na kaya, kahit wala pang 2 minutes, ay balik na po natin sa pan. Medyo malaki na pala to. May red siya dito. Daku na nga. Kaya daku inaon sa limo? Okay, so naka-timer na po tayo guys. Napakalaki na pala nito guys. Oops.
Okay. Mga wala pang 1 minute, nagpupumiglas na siya kaya binalik na po natin. Ang isa naman itong mail. Alalay lang po tayo ngayon, guys. First time po kasi nating mag-solpat din. Okay. Tulong niya. Ito guys, medyo mataas yung tolerance niya. Hindi pa siya masyadong ano. Oops, yun. Balik na natin. Oops, balik na natin. Sorry, naliko na lang kami. Okay. So yun po guys, ito po yung mga slime nila. Medyo matapang siguro itong natimpla natin. Kaya nasa mga 1 minute lang po yung kinaya. Binalik ko na agad, baka madisgrasya pa. First time pa naman nating mag salt bath sa kanila. Siguro matapang po yung natimpla natin. Or first time po kasi nilang mga salt bath. Kaya yung tolerance nila sa asin, di pa ganong mataas. Pero ngayon, at least na salt bath na po natin. Ayun guys, tapos na po nating i-salt bath yung mga lagang isda natin. Ayan, at nag-on na po tayo ng ilaw kasi medyo madilim na. Pero itong mga alaga natin, okay naman po sila. Ngayon, dadagdagan na po natin ng tubig yung pan natin. Malapit na rin po kasing matuyo yung epoxy nilagay natin. Ngayon, paggabi na, continue ko na lang po yung video natin bukas. Pero iset up na muna dito lahat na filtration at saka dadagdagan natin ng tubig. So yun po guys, after a few days na matapos po natin silang i-salt bath, ito na po yung naging result. Ito po yung mga alagang isda natin. Ito po yung una napansin natin na nagkakamot or nagsascratch nung body niya sa floor ng pan natin. Itong female natin, si Tricia. Tapos mga ilang araw nakita natin na kumakamot na rin itong ibang isda natin. After nun, napansin natin na si Tricia nagsistay siya dito sa bottom ng pan natin, dito na area. Kaya nakapag-decide tayo na i-salt bath sila para ma-check na rin po natin kung ano po yung problema sa katawan po nila. Kaya nung nag-salt bath po tayo, na-check po natin na okay naman po yung mga katawan nila, wala naman po yung problema. So after natin sila ma-salt bath, itong male natin na kuha ko tsaka yung maliit, di na po sila nagkakamot. Pero may mga times pa rin na nagsistay siya doon. Dahil po pala sa sobrang init na po kasi ng panahon natin ngayon, itong mga nakaraang araw po talaga sobrang init, pati nga po tayo sobrang naiinitan. Kaya yung pan po natin sa sobrang init, nagpa-fluctuate po talaga ng mataas yung temperature dito. Pag sobrang init ng tubig, mas mabilis po maubos yung dissolved oxygen. Kaya po pala nagsistay sa bottom ng pan yung isda natin kasi sinisave po niya yung kanyang energy. Di po siya gaano kumakain din. Kaya ito po yung naging solusyon natin para tumaas yung dissolved oxygen at saka lumamig yung tubig. Install po tayo ng ibang aerator. Kaso nga lang yung isang aerator na nilagay po natin, bali dalawang aerator na po talaga yung nilagay po natin dito para lang talaga tumaas yung dissolved oxygen. Pero yun nga yung isang aerator natin nalaglag kahapon habang pinapaayos pa natin yun. Naglagay na muna ako dito ng pump para, and so far napaka ayos po ng result. Kumakain na po si Tricia at yung mga ibang isda natin. At di na po talaga siya nagsistay doon sa bottom ng pan. Di na po mainit yung tubig natin. Kaya maraming salamat po at shout out po kay Sir Christopher Lim ng KKK Himagsikan Koi Farm kung saan din galing itong si Tricia. Ito po yung kasali sa first ever KKK Himagsikan Grow Out Challenge. Thank you po sa inyo sir sa advice. At ito, okay na po yung mga alaga isda natin. At saka di na po natin dinirect sunlight itong pan po natin kasi sobrang init na po talaga ng panahon natin ngayon. Kaya nag-order po tayo online ng shade, yung net. At habang di pa po yun dumarating, ito po yung ginawa diskarte natin. Yan na lang po muna yung ginawa nating shade habang di pa dumarating yung net na in order natin. Effective naman dahil nabablocking po niya yung sunlight. Yan. So ayan, sana tuloy-tuloy na po itong improvement dito sa mga alagang isda natin. So ayan po guys, maraming salamat po sa panonood and update ko na lang po kayo dito sa mga alagang isda natin sa mga susunod pa na video. And yan, sabay-sabay po tayo matuto sa pag-aalaga ng koi. Peace out!